What's up guys, this is Vijay Villafuerte and this is the Canon F789 SGA. And these are my first impressions. So tingnan natin lahat ng bagong pwede nyong gawin sa Canon, starting with this button. So kung makikita nyo, pwede na kayong mag-differentiate at integrate. So super useful niyan, kunyari meron kayong integral na mahirap isolve tulad ng nasa orifice flow, pwede nyo lang gamitin ito. Next is yung apps button na to. Ngayon, kung makikita nyo, dito pa lang super dami ng dinagdag agad, including yung pi sum, summation, maximum, minimum, quotient remainder, modulo, LCM, at GCD. Ngayon, sa lahat ng ito, ang pinaka-importante siguro ay ang summation kasi pwede nyo gamitin yung function na ito as an alternative sa annuity formulas sa Econ. Next up, titingnan natin yung convert function. So, kung mag-i-input ako ng 1 dito, press convert. At makikita nyo dyan, meron kayong iba't ibang units, piliin natin yung feet. So kung makikita nyo dito, super dali lang mag-convert ng feet into meters, miles, millimeters, inches, at iba pang units in just one click. So next, tingnan natin yung iba't ibang modes ng Canon at kung i-compare nyo siya sa menu ng Casio, makikita nyo na super dami ng functions ang dinagdag sa Canon. Start tayo sa complex mode. So ang mga calculator techniques na gumagamit ng complex mode ay ang shortcut sa pagko-compute ng resultant ng forces, at sa pagko-compute ng area ng traverse sa surveying. Next, tingnan natin yung statistics function. Meron bagong dinagdag sa stat function. So, press 1, press CA. At kung titingnan nyo yung apps ng statistics function, meron kayong bagong distribution. Ngayon, super nakakatulong yung distribution. Kunyari, may mga problems kayo involving z-scores. Next, punta naman tayo sa equation function. At makikita nyo, hindi lang 3 unknowns ang pwedeng isolve, umaabot na sa 4. At hindi lang yun, pwede rin mag-solve ng roots ng isang quartic equation. Next important function na dinagdag is yung vector mode. Ngayon, useful siguro yung vector mode sa pagko-compute ng 3D forces sa equilibrium of rigid bodies. And yung pinaka-hinihintay ng lahat, shift solve. Pero siguro narinig nyo na mabagal daw yung shift solve ng Canon. Tingnan natin. So, tinest ko kung gaano kabilis yung shift solve ng Canon compared sa Casio 570 ES Plus. Gamit yung equation na may x naman sa both sides, pero relatively madaling i-isolate yung variable. So, shift, solve, at kung same initial guess sila, tingnan natin. At yun, naunang mag-solve yung Casio 570 ES Plus, pero hindi naman ganun katagal yung Canon. Try naman tayo ng mas mahirap na equation, kung saan nasa denominator yung x, nasa trig function, at generally, mas mahirap i-isolate yung variable. So, shift-solve natin yung both calculators at mag-input ng same initial guess. Tingnan natin. And ayun, naunang isolve ni Casio 570 ES Plus yung equation at medyo mas matagal na yung difference nilang dalawa. So, ang summary lang dito is kung simple lang yung equation at madali lang i-isolate yung x, hindi ganun katagal yung difference nila. Pero kapag mas complicated na yung equation tulad nito, makikita nyo talaga na mas mabagal yung pag-shift-solve ng Canon. So, recommend ko ba na gamitin nyo ang Canon F789 SGA? Yeah, mainly dahil sa dami ng functions na kaya niyang gawin kasi may mga questions sa board exam na madali lang talagang sagutan kung alam niyo lang yung calculator technique para doon. So, definitely wait for my full review ng calculator na to kung saan titingnan natin yung mga iba't ibang techniques na pwede niyong gawin. And kung gusto niyo ng mas in-depth discussion sa calculator techniques, may ginagawa kaming coaching program. So, kung gusto niyo mag-enroll doon, check niyo na lang sa description. And syempre, kung nakatulong itong video na to sa pagde-decide niyo sa kung anong calculator ang bibilhin para sa board exam, share nyo rin to sa Facebook para marami na rin makaalam. And subscribe na rin kayo sa channel for more future videos. Okay? Thanks for watching. This video is in partnership with the UP Diliman University Pressure Council and Engineering Wings PH and in cooperation with the UP School of Statistics Student Council, UP Epsilon Chi Fraternity, and the Chemical Engineering Society.